master ko. At bilang ako ang iyong genie, meron ka sa akin 3 big wishes! Lahat pwede mo hingin sa akin. Basta, no-no lang sa paggawa ng masama. No-no lang din sa paggawa ng krimen. At bago ka mag-wish, kailangan mo muna sabihin ng katagang, I wish! Lahat ng wishes ko pwede? Yes, master. But be careful with your wishes. Kailangan pag-aralan mo muna mabuti. Dahil kapag binigay ko na sa iyo ang iyong hinihiling, wala nang bawian. Paano kung humiling ako ng kayamanan? Pwede ba yon? Yes, master! Pwede din ba ako humiling ng pag-ibig sa'yo? Oo naman, master. Gustong-gusto ko yan. Sige. Hihilingin ko na yung pag-ibig. Huwag, Hubert! Jelly! Master Robin! Ex-master. Ang tagal kitang hinanap, Jelly. Salamat sa Diyos. Salamat. Salamat din, Robin. Teka. Bakit ex-master ang tawag mo kay Robin? Dati ko kasi siyang master. Kahit dati pa, genie ka na? Mm-mm. Bakit hindi ko pwede i-wish ang kayamanan at pag-ibig? Hindi ko maintindihan. Ibang klaseng genie si Jelly Hubert. Bukod sa isinumpa na siyang makulong sa bote, may reverse din to sa buhay niya ang magiging wish mo. Anong reverse? Kapag humiling ka ng kayamanan, may kapalit ito. Ang kabaliktaran ng wish mo, ang pagdudusahan ng inosending pamilya niya dahil maghihirap na sila. At kapag hiniling mo rin ang pag-ibig, may kapalitong hindi maganda. Pagdurusahan ko naman na mahita ko ng mga tao nagmamahal sa akin. Si Jelly to! Ano mo? Nakakainis ka! To be honest, hindi talaga ako gusto na hindi mo magaganda naman ang sabi ko kay Jelly. Kaya lang there's something strange going on inside of me na kapag nakikita ko siya, parang galit na galit ako sa kanya. Umiit yung ulo ko. Para ako sumasabog na bulkan. Kaya pala nagkaganon noon? Dahil sa wish mo, kaya naghihirap ang Alcantara? At dahil sa wish mo, kaya lagi akong nagagalit kay Jelly kapag nakikita ko siya? Oo, pare. Dahil nagdusa rin ako. Na kahit mayaman na kami, na kahit minahal na ako ni Rachel, hindi ko pa rin nakuwang maging masaya. Dahil ang daming nagdusa sa akin. Magdurusa ka din kung sakali. Pero alam kong mabait ka. At hindi mo ito gagawin. Tama ka. Hindi ko kayang makita itong si Jelly nagdurusa. Pwede ka na pumunta sa pamilya mo. Bert, pwede ko ba siyang samahan? Oo ba? Sige, walang problema. Ayos lang. Thank you, Master. Dali-dali mo namang kausap. Wala nga naman. Tara, di ba sasama ka? Ha? Jelly! Ma! 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 Alaga! Lala Duday! Hello! Kamusta po kayo dito? Napakasaya namin yan. Robin, maraming salamat sa pagtulong mo sa pag-anap sa anak namin. Nga pala, asan si Hubert? Tita, naiwan ho siya dun sa beach nila. Dun niyo po kasi nakuha yung bote ni Jelly. Opo, Ma. Buti nga po, pinayagan ako agad ni Master Hubert na puntahan kayo dito. At sinamahan po ka ni Robin. Jelly? Sigurado bang hindi ka pahihirapan ni Hubert? Baka mamaya kung anong siyang maisip noon. Hindi, Yaya Duday! Napakabait ni Master Hubert at napaka-understanding niya pa. Tsaka yung tungkol sa mga wish na pag-usapan na po namin yung dapat at hindi dapat i-wish. Diba, Robin? Nag-promise po siya na hindi niya i-wish ang kayamanan at pag-ibig. Yan si Robin. Halos mabaliw na yan sa kakahanap sa'yo. Oo nga, anak. Every weekend, kung saan sa ang beach yan pumupunta para lang mahanap ka. Oo nga po, May. Nakita kong hinahanap ako ni Robin kanina. Salamat, ah. Sorry, anak, ah. Sorry kung nabulyawan kita nun. At sorry kung palagi ako nagagalit sa'yo. Oo nga, anak. At sorry din, ha. Kasi ilang beses kitang pinagtago. Ma! Sorry din. Daddy, ay, Duday. Wala kayong dapat ihingi ng sorry sa akin. Kalimutan niyo na po yun. Hindi niyo po kasalanan niyan. Kasalanan niyo ng magic. Kasama mo na si Jelly! Salamat kay Lord! Jelly, kumusta ka na? Okay lang po ako. Mabuti naman nahanap ka na.
Alam mo ba? Miss ka na namin. Saka mabuti. Walang masama nangyari sa'yo. Salamat po. Miss na miss ko po kayo. Ang lakas ng loob niyong magsumbong sa anak ko tungkol sa mga problema dito sa resort. Bakit niyo kailangan idama yung anak ko sa mga issue dito? Mawalang galang na, Sir Harold. Nag-iisa niyo pong anak, si Sir Hubert. Sa tingin ko naman, karapatan niyang malaman ng lahat. Komo siya naman ang magmamana at magpapatakbo ng resort na ito. Balang araw. Yan ang hirap sa inyo eh. Pinangungunahan niyo ako. Ako pa rin ang boss dito. Naintindihan niyo ba? At ano pong ibig sabihin ito? Anak, tinatabasan ko lang ng suka itong mga tauhan natin. Dad, hindi niyo naman ho dapat sila pinapagalitan ng ganyan dahil hindi niyo na nga ho sila pinapasweldo. Isa ka pa eh. Marunong ka pa sa akin. Matuto ka sumunod sa akin dahil under pa rin kita. Eh, sir, tama naman ang anak niyo. Sir! Kasalanan niyo to eh. Pati yung anak ko, binibrainwash nyo laban sa akin. Kung ganyang klase ang pakikitungo ninyo, hindi ko ako maglulustay ng mahabang panahon sa paninilbihan dito. Magre-resign na lang ho ako. Eh di wow. Eh di mabuti pa nga, mag-resign ka. At dahil baka yung iba naming tauhan dito, mahawa sa pagiging pasaway mo. Magre-resign nga rin kami. Uy, uy, hindi pwede yan. Ama, uy, huwag kayo alis, hindi tatakbo yung resort. Oh. Buti na lang magaling ako. Kung hindi, baka kang puti kayo na lumagpak. Salamat. Sa so, baka kitang na-miss. Miss na miss. Na-miss mo ba talaga ako? Eh, nasalubong nga ako. Baduy ng punchline mo. Halika lang ako, break nga tayo. Ibig mo ako napakabilis. Kahit kailan naman kita matitiis. Unang kita ko pala. Sira na naman ang bike. Sorry. Ano ba itong bike na to? Kamusta ka na? Okay ka lang ba? Okay na ako. Kasi nakita na kita ulit. Kinalulungkot ko yung nangyari kay Rachel. Nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Si Rachel? Si Rachel na dati na tinitignan ko lang noon sa malayo. Na dati, na imposible ko lang maabot. Eh, nung naabot ko na. Eh, hindi lang kami tumagal. Eh, hindi nga kami umabot ng isang buwan eh. Eh, wala nga kami masasayang alaala eh. Wala lang man ako nagawa para sa kanya. Kaya sobrang guilty ako sa tuwing naiisip ko siya. Hindi ka pa rin pa nakaka-move on. Kaya nga nagigilty ako eh. Na dapat, siya laman ang panaginip ko. Kasi hindi naman siya laman ang panaginip ko. Dapat siya laman ang puso ko. Kasi hindi naman siya laman ang puso ko. Laman lang siya ng konsensya ko. Pero wala siya dito. Gusto mong malaman kung sino laman nito? Yung babaeng may mabuting kalooban na isinakripisyo ang sarili niya para sa ikabubuti ng marami. Yung babaeng nasa tabi ko ngayon. Mahal kita, Jelly. Mahal din kita, Robin. Mahal mo ako? Kailan pa? Noon pa, matagal ko nang hinahanap yung katulad mo. Yung tanggap kung sino o kung ano man ang itsura ko. Yung magtatama sa mga mali kong ugali. Yung magpoprotekta sa akin. Yung sasalo kapag nahuhulog ako. At masaya. Kapag masaya ako, nalulungkot. Kapag nalulungkot ako, nagdurusa kapag nagdurusa ako. Karamay, kaibigan, pinakamamahal. Ikaw yun, Robin. Mahal na mahal kita, Jelly.
oras na ba? Ba't wala pa siya? Naman. Eh, bakit ba kasi ang tagal mo sa labas? Kasi pumunta pa ako sa parents ni Robin pagkapunta ko sa bahay namin. Tsaka, kumain pa kami. Pwede ka naman kasing kasabay ko na lang kumain dito. Nag-alala pa tuloy ako sa'yo. Pasensya ka na, Master. Sobrang nag-enjoy kasi ako eh. Ngayon lang ulit ako nakapasyal. Sobrang dami ko na-miss. Jelly. Mahal kita. Ayoko na magdusa ka. Alam kong isang taon na rin ang nakalipas, pero ikaw pa rin ang tinitibok ng puso. Jelly Alcantara, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sorry, Jelly. Nabigla ba kita? Sa totoo lang, Master, oo. Kasi, di ba, isang taon ako nawala. Sino bang mag-aakala na mahal mo pa rin ako? Eh, bakit parang tensyonado ka? Kasi, ano eh, feeling ko parang mali. Parang hindi tama. Bakit? May rule ba yung bote na sinasabing bawal mahalin ng Master yung genie niya? Or yung genie bawal mahalin yung Master niya? Mali mo! At saka, di ba, hindi ba yun masagwa na matutulog ako sa kwarto mo? Dahil genie mo ako, tapos isusuksok mo ako sa bulsa mo. Magkarelasyon tayo. Eh, di ba, Master kita, genie mo ako. Gets? Sabagay. May point ka nga naman. Tama, Master. Sa ngayon, Jelly, naiintindihan kita. Pero pag napalaya na kita galing sa boteng to, Master, sobra akong napagod. Antok na ako. Pwede ba, tulog na ako? Dear God, ano yung biro na naman po ba ito ng tadhana? Ginujoke mo naman po ako eh. Totoo po ba na after 1 year, mahal pa rin ako ni Hubert? Bakit hindi pa noon? Bakit ngayon pa? Ngayon, kung kailan nagmamahalan na kami ni Robin? Paano kong sasabihin kay Hubert na si Robin na yung mahal ko? Lord, ang bait-bait ko sa akin ni Hubert. Paano ko siya sasaktan? Sumasama ko naman ho pag ginawa ko yun. Lord, please, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako na malusutan tong sitwasyon to.